Ito, merong nagsabi sa atin na tungkol sa hakot system, yung bayaran. Ito'y taga-ibang bansa eh. Hindi ko nababanggitin kung sino ito. Laging sumusubaybay sa atin. Sa kanilang lugar sa Cotabato, merong isang sa kanilang bayan, sa kanilang barangay, bawat barangay ay pinagpuproduce ng 200 katao na binabayaran para dumalo sa kanilang rally. Yan ang ikinuwento sa atin. Na nasa Amerika ito eh. Yung mga kamag-anak niya, kapatid, yun ang mga nagbibigay ng impormasyon sa kanya. Meron daw doon, kinukuha yung mga tao sa bundok. Yung mga taga-bundok. Siyempre, mahalaga pera doon. Di ba? Mga walang pera tao doon eh. Isinasakay sa truck. Meron daw pangyayari na meron nahulog sa truck at namatay. Eh, siyempre, hindi na nababalita ito dahil nakita ninyo ang media ngayon, wala na. Ha, mga kaibigan? Mababalik lang ang normalcy. Alam nyo, abnormal na itong kalagayan ng Pilipinas dahil sa pagkawala ng media. Yung mga media ang nakikita ninyo ngayon, wala na ho yan eh. Ha? Mga takot na yan eh. O, lalo na nasa malalaking himpilan, mga kaibigan, wala na ho yan eh. Ano sinususundin niya? Nakita ninyo, pinag-aaprobahan na yung mga prangkisa ng mga malalaking istasyon. Bakit? Para makakampi nila. Ha? May kapalit na yun. Ano kapalit nun? Magme-membro ng orkestra para pagkatapos ng eleksyon at before at pagkatapos ng eleksyon. Wala nang magbabalita ng na nagkaroon ng dayaan. Ibabalidate nito ang dayaan o ang pandaraya. Gagawin nilang tama yung mangyayaring pandaraya. Kaya binigyan ng permit yung mga troni, di ba? Si Villar, si Kibuloy na wanted. Ba't yan, di nyo ibalita yan? Di ba? Balita nga natin, kasali sa nagpapalaganap ng fake news yung grupo na yan ni Kibuloy, mga kaibigan, na wanted sa Amerika. At ito, tanda ninyo, delikado na ho ang bansang Pilipinas kung hindi pa tayo maninindigan. Alam nyo kung bakit? Panoorin nyo nangyayari ngayon sa Russia at saka sa Ukraine, di ba? Timo ang Russia, hindi makapagtagumpay. Bakit? Wala ng pera. Saan sila kukuha ng pera ngayon? Sinarado lahat ng mga bansa ang mga account ng Russia. Mga negosyante, lahat ng merong offshore account, isinara, hinarang lahat. Hindi sila makapag-withdraw kahit ATM. Kaya hindi, hanggang ngayon, ang tagal na nung ginagawa nila dyan sa Ukraine, hindi pa sila nagtatagumpay hanggang ngayon. Bakit? Dahil wala silang gagastusin eh. Sila ang nagugutom, hindi yung Ukraine eh. Mga kaibigan, nagugutom yun dahil apektado sila. Pero sila nagugutom. Hindi naman sila apektado ng gera dahil sila ang nasa opensiba, mga kaibigan. Hindi ba? O bakit wala? Hanggang ngayon, hindi magtagumpay. Yan ang tandaan ninyo. Posibleng mangyari dito. Hindi ko kayo tinatakot, kayong mga mayayaman dito. Kayo unang-unang dapat matakot. Bakit? Sa sandali na mag-ituring na tayong panganib sa seguridad ng Estados Unidos
at ng mga bansa sa Europa at ng ibang malalaking bansa dahil nagtagumpay ang pandaraya dito at ang Manchurian candidate ng China at ni Digongyo, iyan din ang aabuti natin. Iyan ginawa sa Russia, mga kaibigan. Paano yan? Sino unang apektado? Tayong mga pangkaraniwan tao, hindi tayo apektado niyan. Bakit? Wala naman tayong interest dun . Di ba? Wala naman tayong negosyo sa Amerika. Wala naman tayong deposito ng pera sa kung saan sa ang bansa. Sino meron nun? Di sila. Pati itong mga kasabuat ni Narcos ngayon, yan sila Gloria Macapagal-Arroyo, yan sina Villar, mawala pera niya, tandaan ninyo, mga kaibigan. Kasi magiging panganib tayo sa seguridad nila. Di ba? Kaya hindi malayo na mangyari yun o gawin din yun sa atin. Ang dapat matakot kayong may dapat protektahang interest. Hindi lang sa Amerika, kundi sa ibang mga bansa na pupwedeng ma-jeopardize, ma-compromise dahil dito sa eleksyong ito. Kapag ikaw ay pumanig sa kalaban ng interes ng mga malalaking bansa. Yan. Hindi posibleng mangyari yan. Tanong niyo si Gloria, mga kaibigan, ano nangyari dun sa $500 million nila na diniposito sa Lehman Brothers? Hindi ba na bankrupt? Nawala yung pera nila. Si Gloria ang makapalo, mga kaibigan, tsaka si kaya inatake si Baboy Arroyo mga kaibigan Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumakit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang ang
kaibigan, ang bawat kaibigan.